Magandang araw po. Topic natin ngayon, paano papalakasin ang baga, paano lilinisin ang baga. Okay, mahirap tong topic, marami nagtatanong nito. Tamang-tama, itong last 2 months, nagkaroon ako ng plema. Mahirap pala yung may plema, masakit dito sa dibdib. So, lagi may konting plema, paano to ilalabas? Okay, makita natin, Dr. Lisa, lung disease, anong gagawin natin? Paano lilinisin ang baga? Posible to. Okay? So, bakit nasisira yung baga? Unang-una, naninigarilyo. Pag naninigarilyo, sira talaga yung baga. Kakabutas-butas. Pag air pollution, nasa Maynila tayo, nasa city, nakakasira din ang baga. Naawa ko, misa sa mga traffic enforcer, nasa kalye, nagbebenta, mga vendors, nasisira baga. Eh, mas maganda, nakamask. At yung mga may sakit, asthma, COPD, emphysema, pulmonya, tuberculosis, at lahat ng cystic fibrosis, yung mga sakit sa baga, kadalasan pang matagalan at meron ng sira yung baga, lagi na silang may plema, lalo na sa smoker. So, ang problema nga, dahil may sira yung baga, lagi silang may plema. Minsan may infection, may mikrobyo, may bakterya, minsan wala. So, makapal yung plema, thick, minsan dilaw, minsan green yung plema, minsan puti, nababarahan, masakit dito. So, paano mo siya ilalabas? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 6 tips para sa inyo. Ha? Pakita natin yung 6 na tips. So, ito, Dr. Lisa, pakita natin. Ba't nasisira yung baga? Sigarilyo, bronchitis, air pollution, bronchiectasis. Ito, pag nasira na yung baga. Ito, pakita mo, bronchitis. Ito yung isang infection sa baga. Ito yung normal, walang plema, pero mahirap pakiramdam kung may plema to. Pakita mo na ulit saan, lapot to. So, kailangan mailabas yan para maginhawa yung paghinga. Paano gagawin natin? Ang first step, pwede ang steam inhalation. Okay, steam inhalation, pwedeng mainit na sabaw. Pwedeng nag-i-steam, naliligo sa mainit, di ba? May steam, yung iba, sauna. Pero itong steam inhalation, kukuha ka lang isang palanggana, mainit na tubig, ingat lang, huwag mapaso. Tapos, magtalukbong ng tuwalya, tapos hihingahin mo yung steam. So, yung basa ng steam, napupunta sa'yo. So, pinapabasa mo yung baga mo para mas lumabas ang plema. Yun ang purpose nun. Okay? Number 2, ay ganito, Dr. Lisa. Controlled coughing. Pakita ko ito. Ito yung controlled coughing. No? Pakita mo, Dr. Lisa, isa-isa. Yan, no? Nakaupo siya. Yung kamay niya, nasa nakapatong sa ano binti. Flat yung paa. Yung kamay nasa tiyan, tapos sabay cough. Ayan, no? Lumabas yung plema. Mas makakatulong to. Pakita to. Pag umuubo kasi, masama yung sobrang ubo. Diba tayo? Misa, sarap umubo, kahit ako may konti ang plema ngayon eh. So, upo lang, diretso lang. Paghinga, hinga sa ilong. Hinga sa ilong, exhale sa bibig. Okay, hinga sa ilong. Tapos, kamay na sa tiyan, konting press lang pa. Ganun mo, tatlo. Tatlo lang. Ayaw mo isang sobrang lakas. Kasi pag isang sobrang lakas, mamaya dugo lumabas, may pumutok dyan. Pumutok sa baga, pumutok sa tiyan, sa pressure, di ba? Magkalus-lus ka pa. So, control coughing, ganyan, nakaside bago, binababa, 3 times. Ganyan. So, mas controlled para makontrol yung plema. So, yan ang second tip. Steam inhalation, number 1, 2, controlled coughing. Next tip, Doc Lisa, is, ito maganda to. Ito ginagawa ko ngayon. Postural drainage. Okay? Postural drainage, napapansin nyo yan, di ba? Pag nakahiga kayo sa gabi, pag-gising nyo, lalabas na yung plema eh. So, nandito kasi yung mga plema sa baga natin. May mga position. May nakaupo, may nakahiga, ito nakahiga, para ma-drain yung plema. Siguro 5 minutes ka nakahiga. Pakita mo ito, Dr. Lisa. 5 minutes nakaside sa kanan. 5 minutes nakaside sa kaliwa. Para tumulo yung plema. Pinapatulo mo siya dito eh. Kasi nandito yung butas eh. Oh, meron pa naka-flat sa tiyan. Yan, naka-flat to. So, yan ang mga posisyon. Okay? Si-simplify ko lang. Oh. Naka-flat,
nakadapa. Pag nakadapa, mas maganda may konting unan sa tiyan. Kung kaya nyo, pero minsan mahirap to eh. Mas maganda sana, mas lumabas pa yung plema. 5 minutes. Okay? Tapos, pag nakatihaya, dapat nakataas naman yung puwet para bumaba din yung plema. Pag nakaside, pwede rin may unan para mas bumagsak yung plema. 5 minutes. Tapos to, 5 minutes. Ito yung pinakasimple. Dapa, tihaya, left side, right side. Yung apat na lang pwede nyo gawin. Okay? Postural drainage. Ginagawa ko yan. Mamaya nga eh. Pero mahirap kung bagong kain eh. Para lang lumabas yung plema. Gusto mo lumabas yung plema kasi pa nasa loob yung plema, mahirap yung paghinga at baka magdami pa siya ng bakterya. Diba? Tapos habang nakahinga, ang hinga ng mga, let's say, 1:2 ang breathing. Ibig sabihin, paghinga, mas konti. Mahihinga ka, bilang ka, let's say, ng 4, exhale mo, 8. Hinga sa ilong, exhale sa bibig. Mas mahaba yung exhale. Mas konti yung hinga. Pero mas maganda, deep breathing. Tapos, ito yung mga tlong tip, no? Ang fourth tip, tulisa, pinapalo-palo. Ano bunga ko? Chest clapping. Okay? Ganito po pag chest clap, ganito yung kamay, nakakap po. Ano? Nakakap daw. Huwag ganito. Pag ganito kasi masakit eh. Masakit. Masakit to eh. Masakit. Kaya cup. Tingnan mo yung tunog. Mas maganda yung tunog. So ganito. Kinaklap dito sa dibdib. Bata o matanda. Kinaklap sa likod. Kinaklap sa harap. Pag bata, pwede mo pa idapa. Okay? So, it's a chest clap mo. Mga 3 to 5 minutes, si Doc Lisa tugaklap sa ganon kalakas, mga ganito kalakas. Malakas na yan. Huwag naman sobra lakas, mga masira yung buto. Pero, dapat medyo malakas. Parang inaalog mo siya. Anong purpose? Matanggal yung plema. Matanggal yung plema. Ako, ginagawa ko, sinasabay ko to eh. Doc Lisa, habang nakahiga, pwede yan eh. Habang nakahiga yung pasyente, i-chest clap mo, ipalo mo yung likod para mas bumaba yung plema. 5 minutes. Dito, ipalo mo naman sa dibdib. Ito, ipalo mo dito sa side para matanggal. Ito yung mga pinanggagalingan ng plema. Para ka nag-de-drain ng plema. Gano'ng katagal? Siguro once a day pwede gawin. So, yan ang fourth tip natin, chest percussion. Number 5, kailangan mo pa rin mag-exercise. Okay? Kahit pagod. Maganda yung exercise tsaka fresh air. Ang exercise kasi, mapipilitan yung muscles mo huminga eh. Mapipilitan yung muscles mo mag-exercise. Lumakas yung muscle mo kasi napapagod ka. So, lumalakas yung muscles mo, mas na-expand yung baga, mas nasasara. Okay? So, tataas ang breathing mo, pati oxygen supply sa baga, mas maganda circulation. So, maganda pinapuwersa din. So, sa may sakit, pag mahina, kahit konting lakad-lakad. Pero kung kaya niyo naman, more exercise, better. Number 6, pagkain. Siyempre, healthy foods. Pagkain na natin, healthy foods. No, Melissa, ito. Ang pwedeng kainin, basta prutas, gulay, lahat naman healthy eh. Pero, ang pinakabagay sa baga, green tea daw, may tulong, may pag-aaral. Green tea. Second, orange fruits and vegetables. Prutas at gulay na kulay orange. Sabihin ko na lang, carrot, kalabasa, kamote, kamatis, papaya, orange, dalandan, kalamansi, lemon. Okay? Itong mga kulay orange, maraming vitamin C, maraming antioxidant, maganda to sa baga. Carrots, kalabasa, kamote, kamatis, apat na K, papaya, orange, dalandan. Sa isda, malaking bagay din yung mga isda. Fatty fish, mahal to eh. Mahal salmon, pero maganda. Tuna, mahal, mas mura. Mga tawilis, dilis, tamban, sardinas, hito. Okay, isda. Beans, okay din ang beans. Ang beans kasi maraming zinc, selenium, manganese, kailangan ng baga. Monggo, red beans, halo-halo, tokwa, taho. Yung red beans ng halo-halo. And iinom ng mas maraming tubig. Okay din yung nuts. May plema nga ako. Okay din yung nuts, konti, mani. Huwag lang yung maalat na mani. So kanina, nag-chest clapping tayo. Pag nagsasalita, kumakanta, pwede rin kumanta. Yung nagbo-vocalize, mas nagagalaw din yung plema pag kumakanta.
So, mas maganda ginagalaw yung baga, in-exercise yung baga, pwede kumanta, vocal exercises, na exercise yung baga, mas lumalabas yung plema para mas maginhawa ang pakiramdam. So, yan po ang mga tips natin para luminis ang baga. Sana nakatulong sa inyo. Share po natin kasi ang daming may problema dito. Tsaka kahit ako, hindi ko rin alam lahat ito eh. So, panoorin na maiging video, ulit-ulitin kung babagay sa'yo. Last tip, sinusubukan ko pa yung humidifier. Ang humidifier, maliit lang siya na aparato, may tubig, nagbabasaan ang tubig. Tinitingnan ko kung maganda o hindi eh. Pero parang nebulizer siya. Pwede nyo try kung mas nakakatulong ba o hindi sa inyo. God bless.